Mga kapuso, iba't ibang version na ng ramen ang matitikman sa bansa. Sa isang kainan nga sa Taguig City, sadya nilang binali ang nakasanayang sangkap ng sikat na noodle dish. Balitang hatid ng kapuso nating si Mikael Diaz. Early 20th century pa raw nang maimbento ang ramen sa Japan, kung saan bawat rehiyon dito ay may kanya-kanyang version nito, mula sa tonkotsu ramen ng Kyushu hanggang miso ramen ng Hokkaido. Pangkaraniwang sangkap ng ramen ng wheat noodles, soy sauce, miso at toppings na sliced pork, dried seaweed at green onions. Pero dito sa Wrong Ramen, binali daw nila ang nakasanayang ramen pagdating sa mga sangkap. What do I have in front of me right now? That is the Seaman Ramen of Wrong Ramen. Wrong Ramen is known for being quirky kasi. So okay. We came up with a weird name. Lagi ko naghahanap, lagi ko sinusubukan yung mga bagong mga ramen restaurants dito sa Pilipinas. Kahit pag bumabiyahe ako sa ibang bansa, sinusubukan ko yung ramen nila. So nakakatuwa na finally dito sa Midnight Express, meron na tayong may ipapakita sa inyo lang. Lahat ng ramen namin, we developed them ourselves because we're proudly inauthentic. That's what's wrong with proudly inauthentic. Yeah. At kung sa pangkaraniwang ramen ay may itlog, tinanggal din nila ito dito sa kanilang mga version. Sa totoo lang, yung totoong ramen, syempre yung authentic na galing Japan. May mga tradition yan eh. May mga parang miso-based, soyu-based. Hindi siya parang yung normal niyong ramen. Itong Seaman Ramen, kakaiba siya. Unang lasa pa lang kahit sa noodles, lasang-lasa mo na yung pagka-seafood niya eh.